friends, welcome back to my YouTube channel. And for this video, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano gumawa ng YouTube banner. Ang gagamitin po nating application ay ang Canva. Ang Canva ay pwede nating i-download sa ating cellphone via Google Play Store. So kung magda-download tayo ng Canva at magre-register, itatanong lang niya kung paano tayo magre-register, kung through Facebook or email. Ako, ang ginamit ko ay ang aking email at ang aking Gmail. So ngayon, gagamitin ko ang aking computer para turuan kayo kung paano gumawa ng YouTube banner. So ito na po ang aking actual na YouTube banner na makikita nyo sa aking YouTube channel. Ituturo ko po sa inyo step by step kung paano ko po ito ginawa. So mag-umpisa na po tayo ngayon. Sa ating Canva account, click nyo lang yung plus sign yan sa taas and search for YouTube banner template. So click lang natin yung template. Dito sa Canva, meron tayong tinatawag na pro account. Ito yung mga graphic background na may mga crown sign. Ibig sabihin, may bayad yan. Kaya, hindi natin pwedeng gamitin. Yun lang mga free templates ang pwede natin gamitin. So, makikita nyo dyan sa left side, yan yung mga iba't ibang klase ng template sa Canva. So, pwede natin gamitin yan except lang yung mga may crown sign. Kasi nga, may bayad po ito. So, maliban dun, kahit anong template yan, pwede natin gamitin. Pwede natin palitan yung letters, graphics, and pictures, and even color. Para naman hindi gayang-gaya yung sa original. Kung pagagamitin lang natin yung template as a guide. So, ngayon, pipili na tayo ng template dito na ginamit ko kasi sa aking model banner art. So, ayan, nakita nyo. Ayan, napili ko template. So, nakikita nyo ito sa picture, merong logo ng Canva. So, kailangan palitan yan. So, i-delete natin yan and papalitan natin ang sarili kong picture. So, click lang yan, then delete. Papalitan natin yung picture. Dun sa left side, click nyo lang yung upload. Dun yung makikita yung mga picture. Pero kung wala pa kayong picture dyan, click lang yung upload files. So, ayan. Makikita nyo yung kung anong picture yung i-uploadin nyo. So, click nyo lang yung picture. And then, yan, makikita nyo na nag-a-upload na siya. Dun sa ating model banner art, ibang picture ang ginamit ko. Bali, yung kanina, nagbigay lang ako ng example para malaman kung paano mag-upload ng picture kung sakaling wala pa po kayong picture dyan. So, hanapin na po natin yung picture na nakakalagay po sa aking model banner. Shout out nga po pala sa aking mga YTA family. So, ayan, makikita nyo ang kanilang mga YouTube channel. So, kung nag-iisip kayo, bakit nandyan yung mga channel name? Kasi nagbabalak sana akong gumawa ng presentation ng shout out na nandoon lahat ng aking mga YTA family. Pero ayan, nakikita nyo naman yan. Lahat kayo nandyan na. Hindi ka na kailangan isa-isin. So, ayan na yung picture. I-click natin yung picture.
Then, itrag natin sa circle cream. So, ayan na siya. And then, ang isunod natin, ipalitan natin ang channeling. So, kung ano yung channel name nyo, yun ang i-type nyo dyan. Medyo mahaba ang aking channel name. Kaya, liliitan natin yung size ng ating font. So, dyan sa taas, yung minus sign. I-click lang natin yan. I-adjust natin yung size. So, i-adjust na rin natin yung aking picture. And, i-delete na rin yung logo. And then, yung subheading, ayan, pinalitan ko rin yung word na travel and eats. Yung tip and tricks, hindi ko na tinanggal. Palitan na natin yung words dyan sa subheading. So, palitan natin ang travel. Then, yung eats. Ayan, i-align na natin yung ating subheading. Ayusin natin yung magmumukha siyang maganda, yung maayos ang pagkakalagay. Tapos yan, yung mga arts na yan. So, i-delete natin yan and papalitan yan ng elements. Ang tawag sa mga yan ay elements. So, tingnan natin ang ating model banner. Kung ano yung mga elements na hahanapin natin. So, under ng elements, dun sa search bar, i-type natin yung kung gusto nating elements. Example, motor. So, itatype ko, motor. Motor. So, sa graphics, click lang yung see all para makita natin ang lahat ng graphics. Tapos, hanapin natin yung elements na nakalagay sa aking model banner. So, ayan na po siya. Click lang natin. And then, i-align natin kung saan ito dapat nakapwesto. Check natin. So, adjust natin ng konti. Yan. And then, next element.
sa travel. It's up to you kung anong element ang gusto niyo gamitin sa inyong banner. So, kung halimbawa, meron kayong sari-sari store. So, sari-sari store na element ang gagamitin mo. Click nyo lang ang alin mga element yan. Huwag lang yung may crown sign. Kasi kapag merong crown sign, hindi natin siya ma-upload. At hindi natin siya madadownload para mai upload sa ating YouTube channel. So let's go back sa aking banner. So search natin yung travel or to travel. And check natin yung aking model banner. So yung dalawang yan ang isa-search natin na element. So hanapin lang po natin yung element na yan. So, ayan siya. Click lang natin. And, i-adjust natin at i-align kung saan siya dapat na nakapuesto. Kung mapapansin nyo, medyo blurred siya or transparent. So, gagawin natin siyang transparent. So, i-click lang natin yung icon ng transparent sa taas, sa right side, sa taas. Click lang natin yan. And then i-adjust natin ang percentage ng transparency. So, yung mapa naman ang isunod natin. So, hanapin pa rin natin kung nasaan yun. Dito sa mga element na yan. Parang wala siya dito ah. So, kung hindi siya makita, palitan natin, pwedeng roadmap. Type na lang yung roadmap, kasi mapa yun. So, ayun. Ayan siya. Click lang natin yung roadmap. And then, i-adjust ulit natin yung size and i-align sa kung saan siya dapat na nakapwesto. Okay, check natin yung ating model banner. So, yan, dyan siya banda nakapwesto. So, yan na siya. So, ang hanapin naman natin, ayan, kutsara tinidor. So, search natin yan sa ITS.
ko siya makita. So, hanapin na lang natin siya sa food. Ayun. So, click lang natin yung icon or element. And then, ipwesta na ulit natin siya at i-adjust ang size kung saan siya dapat na nakapwesto base sa ating model banner. So, ayan. Nakikita natin. Lakihan lang ng konti. Ayan. Iusog lang natin siya ng konti. Susunod naman ay ang ating logo. Kaya sa mga kapatid ko sa church namin, alam ko ano yung logo na yan. Mga INC. So, isa-search po natin yan. I-type INC flag. Parang wala siya rito. Madalas pa rito, halos lahat may crown sign. Pag hindi makita, ang ginagamit kong keyboard ay Italy flag. Nakikita niyo, yan na yung hugis thumb na flag ng Italy. So, i-adjust na lang yung size and then, i-align na lang siya kung saan siya dapat na nakapwesto. So, check natin yung model ng banner. Parang malaki pa yung font. So, kailangan picture, kailangan nilitan tapos i-adjust natin yung ating mga arts elements dyan. And then pag sa tingin nyo okay na, pwede na natin siyang i-download. So kung okay na, click natin yung share sa taas and then click download. Then, PNG siya. Okay lang yan. Click download. So, ayan. Nag-umpisa na pong i-download yung ating banner sa ating computer. So, pag downloaded na, punta na tayo sa ating YouTube channel. So, andito na tayo sa ating YouTube channel. So, kailangan nating pumunta sa YouTube Studio. So, i-click lang natin yung ating profile and then click YouTube Studio. And then, hanapin natin yung customization. So, click natin yung customization.
then click natin yung branding sa taas. And then dun sa banner image, click natin yung change. So, i-click natin yung banner na dinownload natin and then click open. So, ayan, medyo malaki-laki pa pala siya. So, nakikita niyo yung malaking square na yan. Pag sa TV, kita yung buo. Kapag sa computer naman, yung rectangle na yan, yung diretso na yan, yan ang makikita. Pero yung square na malinaw, rectangle na malinaw, yan naman yung sa mobile phone. So, hindi pa siya okay. Kailangan pa natin siyang i-adjust. So, i-click natin yung cancel para bumalik tayo sa Canva. Click lang natin yung cancel. So, ito, balik tayo sa Canva para i-adjust natin kung ano yung mga dapat nating i-adjust. So, picture, papalitin, uso, mga channel name, yung subtitle. Pati yung logo, i-ano natin, uso natin. Sa palagay natin, yung pagkakatanda natin na kailangan nating i-adjust para yung buo na yan makita dun sa ating channel art. So kung magkamali kayo, click nyo lang yung back sign para bumalik ulit sa dati. And then, ayan, i-adjust natin yung ating picture. Masyado siyang dikit sa channel name. So, kung okay na, click lang natin yung share button sa taas. And then, download. Click download. And then, ayan, nagda-download na siya. Gamitin ulit natin yung same na file name. So, dito na ulit tayo sa YouTube Studio. And then, pindutin ulit natin yung change dito sa banner image. And then, click natin yung ating banner. Tutorial Tributes. So, ayan, okay na siya. Kung mapapansin niyo, okay na siya. So, ayan, okay na siya. And then, click done. And then, pag na-done na natin, huwag natin kakalimutan i-click ang publish. Kasi pag hindi nyo pinindot yung publish, hindi siya masisave. So, ayan na, nasave na siya. Go to channel. So, eto na po ang ating YouTube channel art. Thank you for watching. Hello, friends. Welcome.